sa crypto. So ngayon pag-aaralan naman natin or ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-drawing ng mga trend lines. Okay? So sa mga previous videos natin, alam na natin kung paano magbasa ng candlestick. Kung ano yung mga kung paano nagkakaroon ng market direction. Kung ano yung support and resistance, kung paano maghanap ng support and resistance, paano mag-drawing, at saka paano mo siya magagamit sa trading mo. So ngayon medyo advanced, no? Aalamin natin ngayon or i-share ko sa inyo kung paano ako mag-drawing ng trend lines. Pero bago 'yon, kailangan pamilyar muna tayo sa mga tools na ni TradingView. So sa screen niyo nakikita niyo, ang example natin is si Maker USDT. Tapos sa bandang left side, makikita niyo yung mga tools niya. So pwede niyo i-click yung icon, tapos pwede niyo i-favorite yung mga kailangan niyo lang tools. Ayun. Tapos pwede nyo, mapupunta siya dito sa magpa-pop up siya dito. Tapos ano naman siya, parang sticky. Kung saan siya, saan niyo siya gustong ilagay, nandun lang siya. So magli-list yan dito lahat ng naka-favorite niyo. Para hindi ka na every time na magda-drawing is pupunta ka pa dito, tapos magki-click ka ng ganyan, sa-select ka. So hindi na ganoon. So moving on, since alam na natin kung saan makukuha yung mga tools, dumiretso na tayo ngayon sa pag-drawing ng trendline. Hindi to matagal kasi medyo madali lang naman siyang malaman. So ang ginagawa ko kasi is naghahanap ako ng market direction. So for example, ang market direction natin is paganito. Okay? Tapos meron pa tayong market direction na paganito. So isang uptrend, isang downtrend, almost downtrend, medyo consolidation to. Ngayon, para makapag-drawing ng trendline, gagamitin mo yung trendline tool, which is ito. Okay? Kita nyo ba? Tapos, saka ka mag-i-start ngayon mag-drawing. So, paano ba maghanap? Kung nakikita nyo yung mga wicks, pagkokonekin nyo lang siya, parang connect the dots lang, hanggang sa makabuo ka ng pattern. Okay? So, ano yung example? Bigyan natin example. Halimbawa, ito. Okay? So, meron, pinag-connect ko to, ito, ito, tsaka ito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, pinag-connect ko lang sila. Okay? Tapos, drawing pa tayo ng isa pa. Try natin dito. Kasi, possible may connection din sila. So, ayan. So, based sa nauna nating drawing na trendline, ano ngayon ang nabuo nating chart pattern? So, kung titingnan naman natin sa ating cheat sheet, yan, makikita nyo sa screen nyo. Mamaya ipopost ko yung link sa description. Hindi man ito, kasi hindi ko na ito mahanap yung mismong link na ito. Pero, maglalagay ako sa description ng link para available to download. Madali lang naman siya hanapin. Okay. So, ano nga ba itong nabuo nating pattern na to? So, tingin ko is falling wedge siya. So, nasan yun? Ito siya. Si falling wedge. Meaning, possible bullish siya. Possible continuation. Kasi ayan, continuation lang siya. So, ang sabi dyan, kapag nag-breakout sa taas, possible na continuation sa taas mag-create ng panibagong higher high. So, ganun lang mag-drawing ng trendline. Ngayon, para mas maintindihan ko kung saan nagbabounce back yung mga price, gumagamit ako ng PAT na tool. Ayan. Gamitin ko yan. Tapos, ipa-plot ko lang kung saan nagbabounce back yung market. Okay? So, may fake out pala doon. Tapos, bounce ulit sa trend line. So, possible, pag nag-breakout siya dito, saka pa lang siya tataas. Okay? Okay, ganun ako gumawa ng mga chart pattern. Tapos, aside from that, to confirm yung aking analysis, is nagdo-drawing pa ako ulit ng isa pang pattern or sorry, gumagamit ako ng isa pang tool para mag-drawing pa ng resistance or support. Okay. So sa previous video, alam na natin kung paano mag-drawing ng support and resistance. I-apply naman natin ngayon. Okay. So ako may nakita ako ditong support and resistance. Ayan. Okay. So if ever, so, ito na ngayon yung aking technical analysis. Meron na akong nabuong
chart pattern through drawing of trend lines. Meron akong nakitang support and resistance. Tapos na naintindihan ko na yung market movement niya using the PAT na tool. Okay? So since sabi sa cheat sheet natin is possible continuation siya, if ever na mag-breakout daw sa taas, possible na mag-create ng panibagong higher high. So kung susundan natin yung cheat sheet, nag-drawing ako ng PAT ng possible breakout. So nag-possible breakout siya dito sa taas. Possible breakout yan. Ngayon, hihintayin ko yung retest sa support. Okay? Itong previous resistance natin, once na mag-breakout siya at nag-retest, so alam na natin sa previous video, no, yung kung paano yung retest. Okay? Pag yung previous resistance naging support, possible na mag-bounce back naman siya ngayon pataas. So kapag ka ganun, confirm yung technical analysis mo na possible nga tumaas siya at mag-create ng panibagong higher high. Okay? So sana naintindihan niyo 'yun. Hindi ko naman siya masyadong matagal, pero sinusubukan ko talaga maging detailed para ma-absorb niyo at matutunan niyo kung paano ako nagdo-drawing. So sinishare ko lang 'yung knowledge ko, hoping na may matutunan kayo at tumaas 'yung winning rate niyo. So sama-sama tayong yumaman, no? Ng payaman. So 'yun lang. Salamat sa lahat ng suporta sa mga nagre-request sa TikTok ng mga ganitong videos. So salamat sa inyo, solid kayo. So 'yun. Salamat sa suporta. So and thanks for watching. Please like, subscribe and share. Okay? 'Yun lang. Payaman.